Hey guys, welcome back to another episode of my blog, and today I'm going to share with you one of my favorite dessert, mango pickle. But before that, let's make the sugar syrup. One bowl of water, half bowl of sugar are 5 to 6 tablespoons of sugar. So let it boil until all the sugar dissolve completely. Ayan na, crystal clear na ang tubig. So, ta-transfer natin yan para lumamig bago natin gamitin. Ayan, makikita ninyo. Transfer natin yan, hayaan natin lumamig. And let's go to the mango. Ayan, kakapitas lang namin kanina yan. So, very fresh. Pero, hindi lahat ay green. Ang laman ay may yellow na at may green. Ayan. Pero, hindi malambot yan. Matigas pa rin. So, let's peel the mango and slice into pieces. Yan, tapos na tayo. Ito, tingnan ninyo, may green, may yellow. Pero hindi pa hinugyan yung yellow. So, let's slice into small pieces. Or it depends kung gaano kalaki ang gusto naman ninyo. Kasi hindi naman tayo pare-pareho. So, depende lang kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ayun. Nahihirapan na akong mag-slice nito kasi ang tigas. Tapos ang ginamit kong kutsilyo ay hindi matalim ba? Not sharp enough. Dapat sana ginamit ko ang malaki para mas madali. Pero anyway, pagtiyagaan na ninyo. At saka yung mango na to, malalaki ang mga buto. Maliit na mango pero malalaki ang mga buto. So, ito na ang nag-iisang green. Nag-iisang green talaga. Pata pa yata. Pero matigas naman ang buto. So, ihahalo natin yan para may, ano ba yon, yung sour. Kasi yung yellow na yan ay medyo matamis ng konti. Kahit hindi pa hinog, pero matamis na. May lasang matamis. Kaya haluan natin ng green. Dahil medyo marami-rami ang mango at saka nag-isa lang akong kumakain, kaya pre-preserve ko ng ganyan. So after na may slice natin, lagyan natin ng asin. Imemix lang natin yan.
Haluin mabuti para ma ang ano ba yon, yung asin ay maihalong mabuti sa mangga, ganon. At iwanan po natin yan ng mga 5 minutes bago natin hugasan. Kagayang nang sinabi ko kanina, ganito ko pinipreserve ang mango para hindi sabay-sabay na mahinog. Ah, mahinog ba? Hinog. Ayon. So, after 5 minutes, huhugasan natin ng tubig. Hindi po malamig ang tubig. Ang gagamitin po natin ay warm water. Ayan. Hugasan po natin. Halu-haluin muna natin para maalis yung asin na nilagay natin kanina. At tapos, i-drain lang natin yan. Ayan. I-drain lang natin yung tubig. Ah, ito na. Tapos na. So, lagay lang natin sa isang Tupperware. Depende sa inyo kung saan ninyo gustong ilagay. Yung madaling mailagay lang sa refrigerator. So, nilalagay ko lang sa Tupperware. Yan. Gamitin natin yan. Pwede nyong ilagay sa refrigerator ng 3 to 4 days. Pero maubos ko na yan ng 3 araw. Ayan. Ito na ang ating mango na nahugasan. Completed na. At ito naman, sa Cantonese, ang tawag nila dito ay Shin Moy. Iwan ko kung anong tawag sa English or Tagalog. Ayan, ihalo lang natin. Ang lasa niyan is medyo ano ba, maalat at saka sweet ba yun? Sweet, maalat at sweet. Kasi nilagyan din ng asin. At ito na ang ating sugar syrup. Huwag po nating ilalagay lahat dahil matamis na matamis ang ginawa kong syrup. So, ayon, i-control lang natin ang tamis. Depende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. At kung may sili din po kayo, pwede nyong lagyan ng 3 piraso ng sili para medyo maanghang-anghang ang lasa. Mas masarap pa. Ganito po ang ginagawa ko kasi wala, ano ba yun, hindi ko mabili yung parang nasa Pinas na ginagawa nila. Tamad kasi akong pumunta ng Kuala Lumpur na nagtitinda ng Filipino products. Kaya yun na lang ang ginagamit ko. Ganito ang ginagawa ko sa mga mango. Ayan. Nilalaro ko din po. Nilalaro ko na. Tingnan ninyo. Pasensya na po. Ayan. Tapos. Tapos na. I-cover natin. Takpan po natin at ilagay sa refrigerator. So. Ayan. After 3 hours. Na i-try ko kung ano ang lasa. So, ito na after 3 hours. Pero mas maganda kung i-ano ba yun? After 1 night. After 1 night or 24 hours. Mas masarap. So, i-taste natin. Ayan. Taste natin yan. Ang sarap. O, ito ang yellow. Medyo wilted na, pero masarap. Ayun, ito naman ang green. Crunchy pa ang green. Crunching, crunchy. Ayun na po ang aking pickled mango. Simple lang, pero matamis. Masarap. Ayan, ibalik natin sa refrigerator at sa bukas ulit. Maraming salamat. Ayun, humihirit pa.